Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment, o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Narito ng pag-asa. Isa-isa na tayong nabibigyan ng panlaban sa pandemya. At sa patuloy na pagmask, hugas, at iwas, nakakabalik na tayo sa mga namimiss natin. Para makasama na muli ang pamilya. Bago naman ang makita. At mabawasan ang pangamba. Alamin sa LGU kung paano mababakunahan. Ingat-angat. Bakuna lahat. Pag nabakunahan na, magmask, hugas, at iwas pa rin para tuloy ang ingat. Thank you.
Good morning po sa inyo lahat. Ito po ang Abundant Life Baptist Church dito po sa San Mateo, Rizal. Tayo po ay magsama-sama at tayo po ay makinig sa ating online service ngayong umaga dito. Maraming salamat po and God bless. Thank you.
Everyone, muling magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy nanonood ng ating online service. Whether nasaan man kayo ngayon, nasa bahay kasama ang pamilya nyo, o nakahiga pa sa kama habang nanonood ng ating service, pagpalain kayo ng Diyos. Mukhang malabo pa po na tayo ay makapag face to face dahil po sa bagong patakaran para sa sinasabing alert level 4. Dapat po kasi 30% lang ang pwede sa outdoor gathering, and yung 30% po na yun, dapat bakunado pa. Alam ko po na madami pa sa atin ang hindi fully vaccinated. And bilang inyong pastor, ayoko naman pong ilagay sa alanganin ang safety ng bawat isa. Patuloy po nating ipanalangin na matapos ng pandemyang ito upang makabalik din tayo sa ating pananambahan. Naniniwala pa din ako na sa likod naman ng lahat na nangyayaring ito, may magandang plano pa din ang Diyos. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Kahit ang pandemic na ito ay alam ng Diyos na mangyayari, wala tayong alam kung paano at kailan matatapos ito. Pero sabi niya nga sa kanyang salita, He has made everything beautiful in its time. Meron at meron pa ding itong magandang idinulot. You can also watch our sermons sa ating YouTube channel. Hanapin niyo lang ang ALBC San Mateo. Huwag niyo din sanang kalimutang i-like,
i-share sa inyong family and friends. If this your first time sa aming online service, ako po si Pastor Arnel Cruz at ito po ang Abundant Life Baptist Church ng Global Surge Worship Center dito sa Ampiduan ng San Mateo, Rizal. Thank you for choosing to worship with us. Ngayon po ay nasa final part na tayo ng ating series na Fearless, Living Without Fear. Yung first part natin ay Fearless Prayer, second part ay Fearless Faith, third part Fearless Finances, and yung part 4 na tinalakay natin last week ay Fearless Future. Napag-aralan natin doon kung paano ba tayo lalakad sa daan na inilaan ng Diyos para sa atin. Nasabi ko nga po sa inyo na walang sigurong pinaka-safer place ngayon kundi in the center of God's will para sa ating mga buhay. Kaya nga dapat hindi lang siguro ito ang will ni Lord. Dapat sigurado ka. Consult God's word, commit your steps to God, and continue to choose God. Let us pray before we start. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito at patuloy kami magpupuri at maraming salamat naman sa mga narinig naming papuring at pananambahang pag-awit, Panginoon. Dalang ko, Panginoon, tulungan mo kami sa umagang ito sa narinig naming salita tungkol po sa Fearless ng continue ng aming series. Bigyan mo kami ng karunungan at katalinuhan at lalo na po ako bilang tagapagsalita, gabayan mo po ako, Panginoon, ng ibalang spirito. Bigyan mo ako ng maliwanag ng pananalita na maunawaan ko ng bawat makikinig at bawat nanonood ngayon sa bawat tahanan. Dalahin ko, Panginoon, tulungan mo rin ang bawat nanonood ngayon at sa bawat tahanan na way yung bigyan sila ng katalinuhan na maunawa nila ang mensahe ngayon at mangusap ka, Panginoon, sa puso nila at tulungan mo sila na may-apply ang bawat salita mo na aming pagbubulay-bulayan o pag-aaralan, Panginoon, sa aming tatalakaying Fearless na may apply po sa bawat buhay. Panginoon, dalayan ko rin po sa bawat may karamdaman na patuloy na ikaw po magbigay ng kagaling-galingan. Patuloy mo pong provide ang bawat pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon, sa bawat ganun din po sa bawat aming mga frontliners. Patuloy mo silang pag-ingatan, Panginoon, at bigyan po ng kalakasan. Panginoon, maraming dalayan ko rin po, tulungan mo po ang aming bansa sa pandemyang ito, naway unti-unti po kaming makarecover at bigyan mo kami ng kalakasan at tanggalin mo sa amin ang mga takot, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami kung kami po ay mapagkukulang o mga pagkakamali sa aming mga nagagawa sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo ang mga oras na to sa aming pakikinig o sa aming pag-aaral ng salita. Ito po ang dalangin sa matas pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng last part ng ating series ay Fearless Relationship. Bilang mga tao, hindi po tayo ligtas na tayo ay masaktan o mga hindi magagandang bagay tayong maranasan. Habang nabubuhay, pwede tayong maloko ng kapwa natin. Pwede ma-take advantage ang kabaitan natin. Pwede tayong ma-deceive kahit na sarili nating kapamilya. Pwede tayong makatanggap ng mga kasinungalingan, maliit man o malaki. Pwede tayong mapaso o matusok ng napakaliit na tinik ng isda habang tayo ay kumakain. Lahat ng iyan ay pwede mangyari sa ating sa araw-araw. Pero wag sana ang mga hindi magagandang nangyayari sa atin ang magbigay ng limit para kung ano ang gustong gawin ng Diyos para sa buhay natin. Ayoko ng kumain ng bangos dahil minsan na akong natinik. Ayoko ng pagkatiwalaan ang aking asawa, kaibigan, boss, o boyfriend ko, girlfriend, dahil minsan na niya akong niloko. Minsan niya na akong pinagtaksilan. Minsan niya nang sinira yung malalim naming relationship. The opposite of fear in a human sense is trust. In short, ayaw na natin magtiwala kapag tayo ay nasaktan na. How could God love me? Naitanong mo na ba yan sa sarili mo, kapatid? Paano nga ba ako mamahalin ng Diyos? Ang dami kong trust issue. Hindi mo na kaya magtiwala dahil sa dami ng sakit o hirap na pinagdaanan mo. Ang tanong ko sa iyo ngayon, do you have a personal relationship na ba sa Diyos? Kasi when we have developed
a trusting relationship, we build confidence. Hindi lang ito applicable sa relation mo sa Diyos. Ito ay applicable din sa relationship mo sa kapwa mo. Kapag nadidevelop natin yung pagtitiwala na meron tayo, nandun yung confidence natin. Madalas kaya tayong may mga takot sa relationship natin is because the trauma tayo. O nagkaroon tayo ng anxiety. O yung iba parehas, naranasan yung trauma at pagkabalisa. Trauma, yung mga nangyayari in the past na hindi maganda. Nakakatakot na ayaw mong nang mangyari muli. O kahit na alalahanin man lang. Talagang na-trauma ka. Madalas ang trauma din ang nagpipigil sa atin to move forward. At ang side effect ng traumatic experience or relationship can lead to hard heart, bitterness, and a pattern of not trusting. Tumitigas na iyong puso sa pagpapatawad. Gusto nang lang laging makaganti at igit sa lahat, ayaw nang magtiwala. Dahil sa mga trauma na pinagdaanan, ang anxiety naman o pagkabalisa ay yung takot sa kung ano mangyayari bukas o sa mga susunod na araw. Sa pandemyang ito, nga daw napakadaming tao ang dumadanas ng anxiety attack dahil sa takot na baka mahawaan sila, mawalan sila ng trabaho, walang makain ng pamilya nila. Anxiety is present in our lives every time na nararamdaman natin na mapepel tayo o masasaktan in the future. Ang idinudulot po ng anxiety sa atin ay pwede tayong ma-freeze o manatili na lang sa ganung sitwasyon o ayaw mong nang gumalaw kasi punong-puno ka ng takot, puro self-doubt ka na, mabangga ka lang, konti na nagdududa ka na. Ayaw mo mag-steps forward because of the fear of the unknown. Hindi mo nalang alam kung ano ang kinakatakutan mo. When I allow fear to hold me down, I will not have the confidence to soar high. Ang ganda po nun. Sabing daw, kapag hinayaan mong baluting ka ng takot, hindi ka magkakaroon ng kumpiyansa para lumipad ng mataas. Open your Bible with you and let us read Isaiah chapter 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Isa pang napakagandang pangako ng Diyos. Basahin po natin sa Tagalog. Isaiah chapter 43 verse 1 to 3. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinatawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apo, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal ng Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ang ganda! Ako si Yahweh na iyong Diyos at iyong tagapagligtas. Ang pangako niya, yung relasyon natin sa Diyos ang magpapatatag at magpapatibay sa atin. Yung strands o tali na pinagkakapitan natin ng ating relationship sa Diyos ay ating magiging kalakasan. Sa tuwing makakaranas tayo ng trauma o pagsubok at mga pagkabalisa sa buhay natin, yung relationship na meron ka sa kapwa mo, lalo na parehas kayong Kristiyano, ay makakatulong din sa iyo upang maging matatag ka. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Huwag kang magsolo. Alam ng Diyos na dito sa mundong ito, we need companionships. May mga tao kasi na dahil nasaktan, ayaw na magtiwala kahit sa ibang tao. Sinasabi nila, kaya nilang mamuhay mag-isa. Hindi po totoo yun.
basahin po natin kung ano yung dalawang greatest commandments ng Diyos. Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself." Ito ang relationship na gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi niya lang sinasabi na gawin natin ito. Inuutos niya ito sa atin. Una, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Love Him with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo ng buo at walang takot. How do I have peerless relationship? Number one, deepen my relationship with God, with my God. Paano mo pa mas mapapalalim ang relationship na meron ka sa Diyos? I-adjust mo ang daily prayer mo at ang Bible reading mo para makapag-focus ka sa strength ng Diyos sa buhay mo. Pagkagising mo sa umaga, manalangin ka. Magpasalamat ka sa Diyos sa bagong araw na pinagkaloob niya sa iyo. Buksan mo ang Bible mo. Magbasa ka ng Kanyang salita. Huwag kang makidevotion sa Facebook ng kaibigan mo. Baka yung sinasabi ni Lord sa kaibigan mo ay hindi para sa iyo. Kapag social media ang inuna natin, ang daming negatibo. Haters, bashers na pwedeng makaapekto sa iyo. John chapter 14 verse 27. "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Talk to your discipler or your C group or to me as your pastor on how to rely more on God and less of yourself. May mga taong kaya kang ipanalangin. Kapag meron kang daily habit ng pagbabasa ng salita ng Diyos at nananalangin ka, mabibuild up yung level ng trust at faith mo sa Diyos. Uulitin ko, deepen your relationship with God. Second, identify and delete destructive relationship habits and build powerful patterns. Kilalanin mo at alisin mo yung mga nakakasirang ugali na meron ka. Instead, build powerful patterns. Hindi dahil uso yung ang tama. Hindi dahil ginagawa ng lahat iyon, din ang gagawin natin. Minsan, kinocompromise mo ang pagiging Kristiyano mo dahil nahihiya ka sa sabihin ng ibang tao. Imbes na maging against the flow ka, kasi alam mong mali ang ginagawa niya, ang nangyayari, you go with the flow na lang. Romans chapter 12 verse 2. "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will." Huwag mong itago ang mga katotohanan sa pagsisinungaling. Build relationship full of accountability. Yung relationship natin sa kapwa natin, parehas kayong may accountability sa bawat isa. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Again, identify and delete destructive relationship. How do I have a peerless relationship? Overpower trauma and anxiety with intentional conversations about the future. Ano po ang ibig sabihin nito? Dapat mas malakas ang pananalig mo na may magandang bukas na nakalaan para sa iyo. Huwag mong hayaan na ma-overpower ka ng trauma dahil sa mga hindi magandang nangyari sa iyo sa past o ng mga anxiety dahil sa takot mo sa kinabukasan. Tandaan niyo ito, mga kapatid. God is the God of the past, the present, and the future.
Alam ng Diyos ang nangyari sa iyo kahapon. Ano ngayon mo? At higit sa lahat, ano ang nag-iintay sa iyo sa bukas? Revelation chapter 22 verse 13. I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Psalms chapter 34 verse 17. The Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them for their troubles. In Psalms chapter 50 verse 15. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Psalms chapter 34 verse 17. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out all their troubles. Ilan lang yan sa mga salita ng Diyos o sa Biblia na pwede natin panghawakan para lubusan tayo magtiwala na may magandang bukas. Siya ang nakalaan para sa atin. Buksan mo ang Biblia mo. Basahin mo para mas madami kang matutuhan ng salita niya. God does not want us to live in the past. Ang gusto ng Diyos ay makita niya tayo may pag-asa para sa mga darating pang araw ng buhay natin. Sa mundong ito at sa mga nangyayari ngayon, napakarami na ng mga tao nawawalan na ng pag-asa. Dumadanas ng matinding anxiety sa mga pangyayari, sana tayo ang maging example nila to keep their faith alive. Makita sa atin na merong Diyos na pwedeng lapitan, pwedeng makinig, at higit sa lahat, pwedeng tumulong sa kanila. Psalms chapter 55 verse 22. Cast your cares on the Lord, He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Yung peerless relationship mo una sa Diyos, second, sa kapwa mo will bring so much confidence in yourself. Yan ang magbibigay empowerment sa iyo upang makatulong ka sa iba na dumadaan sa pinagdadaanan mo din. When we find our strength in the Lord, nothing can stop us. Kapag sa Diyos tayo umugot ng lakas, hindi tayo agad-agad manglulumo. Psalms chapter 121 verse 1 and 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Saan nakadepende ang lakas mo tuwing umaga, kapatid? Sa social media ba? Sa sinasabi ba ng mga guhit ng palad mo? O sa kung anong sinasabi ng horoscope mo? Bakit hindi mo subukin alamin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa iyo? And see what He can do to help you. Psalms chapter 5 verse 3. In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I will lay my request before you and wait in expectation. Napakaganda po ng ating series na ito. Fearless. Living without fear. Kahit ako po ay na-bless sa lahat ng tinatalakay natin. Ito pong panglimang part na ito ay magagawa natin mas matibay if we have a personal relationship with the Lord. Sabayan niyo po ako sa panalangin ng pagtanggap mamaya. If you want to accept God as your personal Savior, ito po ang relationship na siguradong hindi kayo iiwan at ipagpapalit sa iba. Kung kayo po ay na-blessed ng mensahe na ito, feel free to share it with your friends and family. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa salita mo na aming napakinggan o narinig sa umagang ito, Panginoon, na aming pinag-aralan. Panginoon, sa bawat tahanan na nakapakinig at nakapanood, Panginoon, dalain ko, Panginoon, na iyong patuloy na pagpalain ang buhay mo nila, ang buhay po nila. At ang dalain ko yung relasyon na meron sila sa inyo, Panginoon, ay lalo nilang pagyamanin, Panginoon. Lubusan magtiwala. Sa mga sandaling ito, maaaring magkaroon ako ng imbitasyon sa bawat makikinig, sa bawat nandiyan ngayon sa tahanan. Ito yung imbitasyon na kung hindi wala ka pang relasyon sa Panginoon, pwede kang sumabay sa akin sa panalangin. Panalangin pagtanggap
sabayan mo ako kung ikaw ay hindi pa nakakatiyak o wala kang pang relasyon sa Panginoon. Sabayan mo ako sa mga nakakapanood ngayon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong pangako, sa iyong mga salita. Panginoon, hiningi ko po ng kapatawaran ang aking kasalanan. Alam ko po, simula po ko'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoon Diyos, dalahin ko po. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking sariling tagapagligtas at patawarin po ko sa aking mga kasalanan. Pumasok ko sa puso ko at ikaw po maghari, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan, pinangako mo ang sino man po ang tumawag sa iyo ay pagkakalabungan ng buhay ng walanggan. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Simple lang po yung pagtanggap na yon. At ngayon po, ipagdalangin ko muli kayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa tinalakay po namin sa mga series na to na marami may kaming natutunan. Ang dalangin ko lalo yung relasyon ngayon, Panginoon, sa bawat tahanan na may relasyon, naway yung pagyamanin, Panginoon. Tulungan mo po ba sila na lalong mapalapit sa iyo, naway pagyamanin mo ang relasyon ng bawat mag-asawa, ang pamilya, at ng mga kanilang mga boss o mga kaibigan, Panginoon, na ma-share din po nila ang iyong pagmamahal at patuloy na ikaw po ang magbigay ng kalaguan sa mga taong tumanggap ngayon sa iyo, Panginoon, at bilang magkaroon na paglaguin ang kanilang relasyon sa iyo. Lord, maraming pong salamat sa biyayang pinagkakalab mo sa amin sa pamakinig ng iyong salita at sa iyong mga pangakon. Ito po aming dalangin sa matatag sa Panginoon Jesus. Amen. Have a great day and see you again next week. God bless po. Pag napakunahan na, magmask, hugas, at iwas pa rin para tuloy ang init.